pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Muli tayo magpasalamat sa dakilang Panginoong Diyos ang pinagmumulan ng ating buhay. Itaas natin ang ating mga hinihiling at ipinagpapasalamat sa Kanya. Awitin na natin ang papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng Pagkabuhay,
kami mabuhay sa pagkapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudiyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ipahayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Ang sinasabi, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas sa ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa
Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lamang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sagisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.
Magandang umaga din po, Father. Happy Easter po sa inyong lahat. Batiin ninyo ang inyong mga katabi. Yan. Happy Easter po. Palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon muling nabuhay ang ating Panginoon. Ano, ngayong linggo ng pagkabuhay. Nakakatuwa, no? Talagang tayo'y punong-puno. Kanina pa tayong umaga. Kahit na traffic, talagang para sa ating Panginoon. Tayo naririto ngayon, nagkakatipon, nagpapasalamat sa dakilang Panginoon na nagbigay ng panibagong buhay, biyaya sa ating lahat. Ngayon po ay aking babasahin sa inyo ang liham pastoral ng ating minamahal na Arsobispo Gilbert Garcera para sambayanan ng Diyos sa Diocese ng Lipa sa araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, 2023. Si Jesucristo'y nabuhay, siya ang ating kaligtasan. Ito ang paulit-ulit nating ipinahayag sa magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa totoo lamang, ang tindi ng galak ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ay depende sa kung papaano natin pinalipas ang Kwaresma, lalo na ang mga mahal na araw. At dito ko kayo binabati sapagkat saksi ako kung papaano naging mainit ang pagsalubong ninyo sa kapiyastahang ito sa pamagitan ng mga banal na paglalakbay, banal na pagsasanay at kawang gawa. Angkop lamang at nararapat na ito ay maipahayag ng may kagalakan sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sentro ng ating pananampalataya. Katulad ng ipinahayag ni San Pablo, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Ang Diyos ay may natatanging pamaraan ng pagpapadama ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus sa Arsidiocese ng Lipa. Una, ang biyaya ng muling pagkabuhay ay nagiging totoo at buhay sa mga pagdiriwang ng sakramento ng binyag at ng Eukaristiya. Noong tayo ay binyagan, ipinunla sa atin ang bagong buhay ni Jesus, kung kaya't tayo ay isinilang na muli sa tubig at sa Espiritu. Nawa, ang bagong buhay na ito ni Jesus sa atin ay magbunga ng pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Sa Eukaristiya, ating tinatanggap ang pagkain ng buhay, ang katuparan ng pangako ni Jesus. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa Kanya. Ang kagalakan at pasalamat na ito ay buhay sa pandinig natin habang inaawit ang Alleluya. Ikalawa, ang biyaya ng muling pagkabuhay ay nadarama natin sa patuloy na pagdiriwang lang 50 taon ng pagka-Arsidiocese ng Lipa at sa mga biyayang kalakip nito. Buhay si Jesus sa 14 na simbahan sa kapahintulutan ni Papa Francisco ay maaring maging bukal ng mga biyaya ng indulhensya. Buhay sa Jesus sa pagdiriwang ng Missionary Catechists of the Sacred Heart sa kanilang 100th taon ng pagkakatatag bilang pang-diocese na kongregasyon. Buhay din sa Jesus sa pagkapasalamat natin sa 100th taon ng pagiging parokya ng Invention de la Santa Cruz sa Alitagtag, Batangas. Buhay sa Jesus sa mga laiko na tumanggap ng parangal mula sa Santo Papa Francisco at sa akin bilang inyong arsobispo bilang pagkilala sa kanilang natatanging paglilingkod sa Arsidiocese at sa parokya. Buhay si Jesus sa biyaya ng 8 bagong monsenyor ng Arsidiocese ng Lipa, Monsenyor Cecilio M. Arce, Monsenyor Conrado Castillo, Monseñor Ernesto
Mandanas Jr., Monsignor Antonio Mendoza, Monsignor Edgardo Pagkaliwagan, Monsignor Erickson Cho, Monsignor Ian Mendoza, at ang yumaong Monsignor Loterio Ramos. Ang karangalang ito ay pagkilala na rin sa paglilingkod ng kasipagan ng ating mga kaparian dito sa Archdiocese ng Lipa. Buhay si Jesus sa Pastoral Care Aban na ginanap sa 6 na barangay ng Isla Verde, Batangas City, kung saan ipinagdiwang ang mga sakramento ng binyag, kumpil, kasal, at First Holy Communion sa mga bata at ilang matatanda. Dagdag pa nito, napaglingkuran natin ang maraming may sakit sa mga bata at matatanda na ipagkaloob din sa caravan sa Isla Verde, hindi lamang ang tulong pinansyal, kundi ang mga kagamitan na kinakailangan ng mga mahihirap. Buhay si Jesus sa pagkasabuhay ng alay kapwa na may Batangueño'ng mukha at panlasa, ang Alwase, Archdiocesan Lenten Way of Almsgiving towards Sanctification and Evangelization. Kasabay ng pag-aalwas ng ating kaluluwa patungo sa kabanalan, ang Alwase ay ang konkretong pag-aalwas ng mga labi at hindi na ginagamit ng mga kagamitan upang mapakinabangan ng mga mahihirap. Buhay si Jesus sa napakaraming pamaraan, ang pagtulong sa kapwa na tanda ng buhay na diwa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang ikatlo, buhay si Jesus sa ating pag-asabuhay ng pangarap ni Papa Francisco sa buong simbahan na tayo ay maging Synodal Church, isang simbahang samasamang naglalakbay sa diwa ng pagkakaisa, pakikibahagi at pagmimisyon. Ito ay isang simbahang nakikinig, nakikidama at naglilingkod sa isa't isa na bunga na rin ng isang malalim na pakikipag-ugnayan at pakikiisa sa Diyos na dulot ay kapayapaan. Hindi natin malilimutan ang mensahe ng Santo Papa noong isang taon tungkol sa kapayapaan. Sinabi ni Papa Francisco, "Peace is possible. Peace is a duty. Peace is everyone's prime responsibility." Pagkatapos ng misa ng muling pagkabuhay, may tradisyon tayong mga Pilipino na salubong kung saan si Maria at si Jesus ay nagtagpo pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Dinadagit ng anghel ang lambong ng pagluksa sa mukha ng mahal na berhen. Susundan ito ng pag-indak ng mga karaniwan ay mga musmos na mananayaw na may dalang bandila ng tagumpay upang ipagdiwang ang saya ng muling pagkabuhay. Nawa ay palagi tayong gabayan ni Maria, papalapit kay Jesus upang palagi tayong umawit ng may galak. Si Jesucristo'y nabuhay, siya ang ating kaligtasan. Hingin din natin kay San Jose, ating patron ng Archdiocese, na sa pamagitan niya, ipakita sa atin ng Diyos ang nag-uumapaw na biyaya ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Purihin natin si Jesus na nabuhay muli at nagpaparamdam ng kapangyarihan ng biyaya ng muling pagkabuhay. Pagpalain tayong lahat sa araw na ito. Happy Easter sa inyong lahat. Mula po sa lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin siya. Magsitayo po ang lahat para po sa ating pagsasariwa ng pangako sa binyag. Atin na rin pong sisindihan ang mga kandila.
brother, sa likod po. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko, ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo binyagan upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makapangangakong magsisikap, makapamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesukristo at mga tagasunod ng Espiritu Santo, pakisagot ninyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan noong tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa pagmimigay ng isang Panginoon, ang piniging
Sige po, maaari nyo nang patayin ang sindirang kandila. Pinuspos tayo ng galak at pag-asa ng mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay na darama natin ang tapat na hangaring magpanibagong buhay na may katapatan, kalinisan, pagkatalaga at pag-ibig. Hingin natin sa Panginoon na ang lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan habang ating idinadalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pagbabagong loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa, ating Obispo at lahat ng ating mga pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan at kapayapaang buhat sa muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan ay makatagpo sa muling pagkabuhay ng lakas upang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasiraan ng loob sa di masupil na karahasan, paniniil at paghihirap ay makatagpo sa muling pagkabuhay ng kinakailangang lakas ng loob upang magpatuloy sa pagtatatag ng isang matinong lipunan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay makatanggap ng pagpapala ng muling pagkabuhay, isang malalim na pagpapanibago sa ating pagpapahalagang moral, panlipunan, pangkabuhayan at politikal na mga institusyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng iyong Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat bilang isang bayang minamahal ng Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Thank you.
kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis,
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, maligayang Pasko na muling pagkabuhay po sa lahat. Sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikaapat, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance. Tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, kaninang umaga po ay ating isinagawa ang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ika-anim, mga Kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo po ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito po ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Sa isa ganap na ikadalawa ng hapon, maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulog ng mga larawan at mga dasalan, yung ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, langis, rab, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Inyong sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Inyong iyoko ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Sa dakilang kapiyestahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo nawa ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos. At sa lahat ng kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang. Kayong nagdiriwang ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa kayo niya, kayo sa kagalakan ng kanyang kapiyestahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.
ang banal na misa'y naialay na. Humayo kayong lagi sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Muli po, kayo ay aking inaanyayahan. Tulungan ninyo ang ating mga scholar. Ano, kayo ay bumili ng ticket. Marami pong nagbebenta dyan. Tulungan nyo yan. Ang bola po niyan ay sa birthday ni Padre Pio, May 25. Salamat po.